Kumusta mga kaprobinsya na? So for today's vlog ay magpapaligo po tayo ng aso. Ayan, papaliguan natin yung mga baby ko. Ayan, mga anak ni Goku. So ayan, nakita niyo naman sa akin. Parang nai-vlog ko naman yun nung namatay si Goku. So ayun, papaliguan natin yung mga alaga kong aso. Kasi nga, next week ay ako po ay aalis na. So papaliguan natin sila, tapos gugupitan natin ang buhok para, kasi wala nang naggugupit dun, dahil ako lang gugupit. So mga probinsya na, ako yung magpapaligo at magugupit sa kanila. So tara na mga probinsya. So, yun mga kaprobinsya na magpapaligo na ba tayo ng ating alagang aso. Sobrang mamimiss ko yung mga aso ko, mga kaprobinsya. Kasi, biruin mo, 2 years ko silang hindi ko makikita. Darating din naman sa point na mawawala din siya. Yung pinapaliguan ko pala, mga kaprobinsya, na siya si Bulma. Ginagamit ko pala sa kanya kay Bar muna na sabon. Tapos pagkatapos nun, ginagamitan ko sila na Palmolive na ano, na shampoo. Si Bulmaroy, ang bebe ng nanay. Yan o. Probinsya na, ang ating kapaliguan naman ay si Rocky, ay si Ginger. Ayun. Si Ginger. Ayun. Ito po si Ginger. Yung isa pong pinaliguan natin kanina ay si Bulma. Natatakot si Ginger kasi hindi siya sanay na ako yung nagpapaligo sa kanya. Yung gamit pala nating gripo dito is running water. Galing po siya sa ano, sa ilog, sa pakala, sa bundok.
Kaya napapansin nyo, tapon lang siya ng tapon. Kasi hindi siya pwede saraduan. Kasi pag sinaraduan siya, mawawalan po kami ng tulog. Kumbaga, magano siya. Yung power niya is mawawala. Basta yun, yun na yun. Alis na rin kasi ako mga probinsya na sa 26. Kailangan paliguan yung mga kaso. Kasi hindi sila mainitan, saka gugupitan ko na rin sila. Mas maigi kasi ang mga aso, gupitan mo muna bago mo paliguan. Kasi hindi natin minsan inaasahan yung magkakaroon sila ng sugat, ganyan. Kasi dito po kasi sa amin, dito sa Pinas, depende siguro sa lugar. Dito kasi sa amin sa Rizal, mainit. Kaya so, kailangan kailangan talagang paliguan palagi ang aso. Pero pwedeng twice a week or araw-araw. Tapos, kailangan pagka medyo mahaba na yung buhok nila, kailangan na siyang gupitan. Or gumamit tayo ng razor. Ang ginagamit ko nga pala mga provision is razor na haircut kit. Isang set na siya yung nabili ko. Sobrang mura lang sa Shopee. Saka worth it naman siya kasi ang tagal ko na yung last year ko pa na nabili yun. Yung nandyan pala, pakicharge ka pala ati yung ano? Yung razor! Nandiyan o sa may Dora box sa ibabaw. Thank you. Nahuli ko din si Darky. Darky. Si Darky muna. Darky. Kung hindi nyo pala na itatanong mga aprobinsyano, dati may unang-una akong aso. Pangalan niya ay Lala. Siya po yung kauna-unahan kong aso na na-rescue ko po. Dati po, nagre-rescue po ako ng mga aso na Darky! Nagre-rescue po ako ng mga aso na may sugat, kung pinabayaan. Sobrang hina na tayo. Yan! Maraming makasanggrip. Nagbablog ako tayo. Yan mga pinabayaang aso na nasa kalye. Yan. Tapos ako yung kinokontak ng mga tao na mag-rescue. Tapos yun, inalagaan ko siya. Yung vitamin. Inalagaan ko siya, tapos pinagaling ko yung mga ano niya. Pinagaling ko yung mga sugat niya. Yung lahat ng ginamit ko sa kanyang gamot ay home remedy. Katulad ng mga kakwate, mga gamit. Darky! Darky! Yan. Ang pinakamatagal ko ngayon na aso. Ang pinakamatagal ko palang aso ay si Mochi na nakikila Kuya Dek. So, ito yung sumunod, si Darky. Dahil sa
malaki si Darky, eh. Madami siyang pilalagay ko sa kanya. Ang laki niya. Kaya kailangan talaga madami ilalagay niya. Si Darky. Ang bilis nga! Nagustuhan daw ni Titil doon. Sarap na sarap. Kinain na nga daw ulit kagabi. Bilis nga ni Choy, grabe. Etong si Darky, pagkatapos kong ano, pakawalan ko siya. Ito yung aso na kahit hindi mo itali, hindi siya sobrang bait. Yung mga anak niya, matatapos. Pero hindi naman nga, wala pang nakagas na aso na. Sa lahat, wala pa. Siguro yung isa kong aso na si Goku yung namatay. Ayun, may nakagat siya, kapatid ko. Pero wala naman siya rabies. Pero syempre, for safety na rin, kailangan paturukan. Kasi delikado din kung may rabies pang natira. Ito nga pala ang pinaka-pinaka-pinakang mabait kong aso, mga probinsyano, si Darky. Sobrang bait niyan. Kaso nga lang, takot nga lang maligo. Kaya ako kinukuskus ng sobra yung ano niya para yung talagang bangon ng shampoo is kumapit sa balat niya. Kumapit sa buhok niya, sa balat, para talagang sobrang bangon. Kasi ito si Darky, minsan lang mapaliguan. Kasi alam nyo ba, pag nakita niya na pinapaliguan yung iba at nakita niya na binabasa na, tumatakbo na yan. Ang layo na tinatakbo, hindi yan mapapahuli. Buti nga ngayon eh, siguro gusto niya na din talagang maligo kasi sabang init talaga. Sige na, sige na. Bye-bye! Ito naman mga aprobinsyana si Ator. Kung tatanungin nyo kung bakit naging ganyan yung dila niya, is na-aksidente po si Ator. Nasagasaan si Ator ng tricycle, tapos pumutok yung ulo niyang ganyan. Tapos yung ano niya, nandila. Buti nga nakasurvive siya eh. Saka ano, parvo survivor din nga pala si Hathor at saka si Darky. Pag naman po ako nagpapaligo sa mga aso, sinisikir ko po na yung mga kuko ay malinis pag pagpapaligan, no? Saka naguhugas po akong magbuti. Saka nag-aalkohol. Mapapansin nyo, naglalaway si Hathor kasi nga, luha ng dila niya mahaba. Buti nga, humaba pa yung buhay niya. Wait. Sige na. So, ayun, ang ating last na liguan ay si Roshi. And ang pangalan niya nga pala mga aprobinsyana ay si Roshi. Siya yung last nating paliliguan. Shoutout nga po pala kay Mami Loisa.
siya po ang ano ang nagbigay sa akin kay si Mochi po, si Mochi. Siya po yung aso talaga na pangatlo sa na-rescue ko noon. Rescue and adopt kasi yung pinakalikod po ni Roshi ay may malaking sukat. So hindi na kayang gamutin ni Mami Luisa. So ang ginawa niya, ako yung napili niya. Sa sobrang daming nag-comment dun sa kanyang post. Yan, hindi ko akalain na ako yung mapipili ni Mami Luisa. So ayun, napunta sa akin si Mochi. Tapos nung nag-OGT ako, hiniram siya ng kuya kung pala hindi na nasa Oli kasi ang daming na nagastos. So ayun, si Mami Luisa, bago ko mag-graduate, niregaluan niya ako si Goku. Binigay niya sa akin si Goku mga 3 months. So ayun, sobrang saya ko nung nagkaroon ako. Tapos yun, nagkaroon ng anak si Goku sa stud, ganyan. Papi sharing, ayun. Sobrang happy ko. Tapos sila yung mga naging anak. Si Bulma, si Ginger, at si Roshi. Sobrang saya ko dahil sa pagiging malapit ko sa aso. Ayan. Nagkaroon ako ng mga shih tzu. Pero ang mahal po ng ganito ha. Tapos ako, binigyan lang ako ng walang bayad. Kaya sobrang nakakatuwa. Kasi binigyan niya ako ng Mochi. Binigyan tayo ni Lord ng Goku. Tapos yung si Bulma, si Ginger, at si Roshi. Sobrang nakakatuwa. Kung titignan niyo nga po pala si Roshi, napakalamya po nito. Kasi late bloomer po si Roshi at ano siya? Nagkaroon siya ng parvo nung 3 months siya. Sobrang kaba ko noon. Sobrang ano. Kasi akala ko mamatay na siya. Pero, ayun. Binigyan tayo ng chance ni Lord na mabuhay talaga si Roshi. Sobrang bull na yung mga balibo niya, kaya kailangan na natin silang gupitan. Sobrang apal nga pala ng buhok ni Roshi. Pero ano eh, kasi matapang kasi ang shampoo. Kaya hindi natin siya pwedeng madamihan. Ayan. So kailangan, konti lang. Kasi yung buhok ni Roshi, kahit sabihin mong makapal, malipis. Kaya hindi natin siya pwedeng damihan ng shampoo. So, ayan mga probinsya, natapos na tayong magpaligo. Ayan. Roshi! Ashi! Ginger! Ayan. Bulma! Ayan, bablower natin sila mga probinsya. So, ayun lang mga aprobinsyana, dito ko na po tinatapos ang aking vlog for today. Tapos na po ako magpaligo sa aking mga alagang aso. At ayun mga aprobinsyana, maraming pong salamat sa mga Soward family natin dyan at sa ating mga team, sa Bukana Vloggers, sa mga Team Chongke, Team Bardagulan, kay Idol Japper Sniper, kay Tatay Lando, kay Ninong Body Tubal,
At sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating channel na Erica ang Probinsyana, so sana po kahit ako ay pumunta na sa ibang bansa, ako'y patuloy niyo pa rin pong suportahan. At magkita-kita po tayo sa aking mga susunod pang upload. Maraming salamat! Bye!